Sa pag-iikot sa Pasay City Public Market, binigyang paalala ng alkalde mga rice retailer at rice traders na sumunod sa EO No. 39 ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipatupad ang price cap na 41 pesos kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos kada kilo naman sa well-milled rice. Kaya ngayon, sa pag-ikot po natin, isisigurado natin sa mga mamamayan na ang mga regular milled na pikas ay magiging 41 pesos lang ninyo mabibili at yung well milled ay magiging 45 pesos lang. Katulad na nakikita nyo po dito, well milled rice, 45 pesos, yung 41 pesos, padating na rin po. At kung may nakikita kayong mga mahal, dahil yan ay mga special rice. Bukod sa executive order na inilabas ni Pangulong Marcos araw ng Lunes, naglabas din ang EOICR No. 45 Series of 2023 ang tanggapan naman ng alkalde ng lungsod ng Pasay. Kaya naman ang gagawing inspeksyon sa mga pamilyan sa Pasay ay magpapatuloy. At dito po sa amin, siyempre, patuloy lang ang aming inspeksyon 24/7 at talagang sila ay babawalan at siyempre ipatitigil natin kung sila ay nagbebenta ng mataas doon po sa classification ng bigas na pinag-uutos na yun lang ang dapat nating itindang presyo. Aminado naman ang ilang retailer na magdedepende pa rin sa kanilang supplier ang mga presyo ng bigas na kanilang ibebenta. Oo, nagtitinda lang po kami. Kung ano lang pinapasa ng rice dealer, yun lang din yung ano namin. Pero kung talagang mataas, wala ko kami magagawa doon. Mapipilitan kami yung iba, i-ano namin, ihinto. Kung ano lang yung kaya ng budget sa ano, pang-araw-araw, yun lang yung ipupursige namin. Pero ikinatuwa rin naman ang ilan ang pagkakaroon ng price ceiling dahil babalik na sa dati ng dami ng kilo ng bigas na binibili ng mga mamimili. Mas maganda po. Kasi makakadiscount po yung mga namimili. Kasi dati po, yung mabinibili po, 10 kilo, 5 kilo, ngayon 2 kilo, kalahati, kasi gawa po nung mataas po yung bigas. Kaya ngayon po nagpapasalamat po sila dahil mumaba nga po yung bigas, 41 to 45, ay ngayon bumibili ng 2 kilo, dating kalahating 2 kilo, 1 kilo. Ganun po. Kasi magkaiba naman po ng variety ng bigas po yan. Kaya pwede naman po benta ng 45, yung mga 52, 51, ganun pa rin po. Okay naman po kasi yung bigas na ano, na mura, ibang klaseng bigas naman po yun. Gaya ni Tina, 5 kilo kada linggo lamang ang konsumo nilang mag-asawa, kaya't kahit mahal, pilit pa rin na kinakaya. Kinakaya po ng bulsa. Ikinatuwa naman ni Raymond ang pagbaba ng presyo sa well-milled rice dahil mas lalong tipid para sa kanya kung babalik na sa dating presyo ang bigas. Opo, kasi dati po, bumibili po talaga ako is 45 lang po talaga eh, siya. Tumaas po kasi siya mga 8 to mga ganong taas. So medyo mabigat po. Nagpaalala din si Mayor Emmy na tutulungan ng national government ang mga maapektuhan ng mga retailers sa ipinatutupad na price ceiling ng bigas. O sa mga retailers at mga wholesalers ng ating mga bigas, sana po magtulungan po tayo at alam po namin na hindi rin biro ito sa side ng nagmimili at sa side ng nagtitinda. Pero sabi ko nga, pag nag-uusap, nagsusuporta, nagtutulungan, may magandang kinahihilatnan. At nakita naman natin ang ating Pangulo, ginawarid po ang kanyang makakaya upang yung maaapektuhan ng mga nagre-retail ay matulungan din po sa pamamagitan ng mga programa ng DSWD.